Okay, shout out once again to our viewers and subscribers on our YouTube channel. Welcome here once again in our channel, Rannel TV, for inspirational and motivational videos. And makikita natin ngayon dyan sa title ng ating videos na ang lungkot ay nakamamatay. Okay, nagbubunga ito ng stress sa ating katawan o sa ating buhay. At may isa tayong verse na babasahin dito sa Kawikaan. Sabi niya, Kawikaan 17, talatang 22 or Kawikaan 17, verse 22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti'y unti-unting namamatay. O klarong-klaro ang kanyang sinabi sa Tagalog version. Sabi niya, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ayun ang sabi niya sa NIV version. So, ang ganda pala pag tayo ay masayahin dahil nakabubuti ito sa katawan. Okay? Nagbibigay ito ng kalakasan sa ating katawan. As sabi niya dito, yung kasiyahan is sa ibang term sa English is cheerful heart, which is a good medicine for our body. Alam mo yon, pag masayahin pala tayo, napakaganda nito ang epekto sa ating katawan. Nagiging malusog ang ating katawan. Nagiging malusog ang ating buhay, nagiging masayahin tayo, nagiging healthy tayo. At ang sabi niya dito sa baba, at ang malungkuti'y unti-unting namamatay. So pag isang tao pala ay malungkot, pag sad siya palagi or nagbuburi siya or nag-iisip ng mga maraming bagay, unti-unti parang bumabawas ang kanyang edad or unti-unti siyang namamatay. Kasi ang sabi niya dito kanina sa English version, but a crushed spirit dries up the bones. Unti-unti daw natutuyo yung buto mo. Okay? At nagkukos siya ng death or umiikli yung buhay ng isang tao. Okay? So, yun ang kanyang sabi dito. At ang ganda ang sabi niya ng cheerful heart sa meaning niya, kasi having a cheerful heart is having a happy disposition or in good spirits. Ayun ang sabi niya. At hearty or ungrudging. Ibig sabihin ng ungrudging, being without envy, minawala mo ang tinatawag na galit at inggit sa iyong puso or sa iyong buhay. Yun ang pinakamagandang meaning ng cheerful heart. At ang sabi niya sa crushed spirit or malungkuting espirito or a lonely spirit or a lonely heart, ibig sabihin ito, crushed spirit is kalungkutan or sanhi ng pag-iisip. Ito daw ay nakamamatay. Dahil sabi niya sa dictionary, sa meaning, is to break someone's spirit is to destroy their self-esteem. So, pag yung spirit daw natin ay napaka-low, okay, ang mangyayari doon, bumababa yung self-esteem natin, bumababa yung tiwala natin sa sarili, bumababa yung confidence natin sa ating sarili, bumababa, nagiging insecure yung isang tao pag mayroon siyang low self-esteem, at yun daw ay dahil sa napaka marami niyang iniisip or napakarami niyang inaalala sa buhay. Okay? Ibig sabihin to, take away their joy in life. Okay? Yun. Nawawala na yung kagalakan sa kanilang puso, mga kapatid. Okay? At hindi lang kagalakan, kundi nagkakaroon, nawawala din yung tiwala nila sa sarili. To take away joy in their life and their beliefs. Ayon. Yung nawawala na yung tiwala nila sa sarili or confidence and joy in who they are at kung ano silang klase na nilikha sila ng Panginoon, na they are valuable and they are special. Yun dapat eh. Kaso lang ang dahil inatake tayo ng lungkot, inatake tayo ng pagiging crushed in spirit, naging malungkot tayo at nawawala yung confidence natin sa ating sarili. Sabi pa niya dito, ang mangyayari ito, take away their dreams. Oh, nawawala, parang nawawalan ka na ng pag-asa na mapulfill ang iyong mga dreams sa buhay. Iyon ang ibig sabihin niya ng crush in spirit sa pinabig sabihin sa English version. Sabi pa niya dito, the life they had hoped for. Parang nawawala na yung tiwala nila sa sarili na mapulfill ang kanilang mga pangitain or mithiin sa buhay at ang kanilang inaasahan na mangyari sa kanilang buhay dahil sa sobrang pag-iisip at sa sobrang kalungkutan. Okay? And to have them emotionally beaten.
Ibig sabihin, emotional libitin, na parang nakokontrol na ng mga kalungkutan ang kanilang pag-iisip at nagiging low. Emotional libitin down to the point where they go from being who they were to someone who has lost all hopes. Parang katulad daw sila sa isang tao na nawawalan na sila ng pag-asa. So sana mga kapatid, sa oras na ito, sa ating binasa na verse na galing sa Kawikaan, chapter 17 verse 22, nasabi niya dito, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Sana sa ating binasa na itong verse sa Kawikaan or sa Proverbs, mas piliin natin yung cheerful hearts, or mas piliin natin yung pagiging masaya or pagiging masayahin sa ating buhay, dahil it is like a good medicine for our body, mga kapatid. Okay? Mas piliin natin yung magiging masaya, mas piliin natin yung magiging happy, mas piliin natin yung maranasan natin yung joy sa ating buhay dahil sa ganitong bagay. At siguro sa mga tips ko para maging masaya tayo, huwag tayong masyadong mag-isip ng mga bagay na hindi pa natin nakakamit. Huwag natin masyadong isipin yung mga bagay na mahirap gawin, kundi isipin natin or mas piliin natin at mas itutok natin ang ating isipan sa mga magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay. Okay? Para humaba yung buhay natin, para maging masaya yung buhay natin, at para maging productive tayo, okay? Fruitful, at maging successful sa ating buhay. So okay, sa mga kapatid na naman ating naranasan ngayon, be happy and stay happy, because God loves us. Okay? So kung baguhan ka sa channel ko ngayon, don't forget to subscribe my YouTube channel. Press the notification bell so that when I upload new video, you will be notified. Okay? From Rannel TV, God bless you and see you next time, my friend. Bye-bye!